Ayun guys, what's up? Dumating na tong ating order sa Shopee na busina dual contact compact horn. So titingnan natin mamaya kung malakas to, kasi doon natin to ikakabit dun sa aking maliit na motor, yung Lindy 125, para lang maliit na motor pero malakas tumunog. So ayan, in order ko sa Shopee, ang halaga lang nito ay 287 kasama na ang shipping. So promo siguro sa Shopee kaya mura. May kasama na rin yata tong relay. Yan, box na lang muna natin. A few moments later. So yun guys, ha, napakaganda ng balot. Tingnan lang natin kung anong itsura niya. Kung ano ang itsura ng ating in-order na busina. So yun, compact horn. 12 volts lang to. Kaya pwedeng-pwede to sa ating motor. Isang set siya. So may kasama na siyang mga relay. Yan. So tingnan lang natin kung ito ang itsura niya. Package na kasi ito. So yan, may kasama siyang relay socket na four pins siya. So yun guys, kung nakikita ninyo, no, itong socket natin ay pinagsama na yung number 30 at saka number 85. So ang mangyayari nyan, sa positive to kukuha yung number 30 at saka number 85. Sa positive natin to ilalagay, hanapin natin yung supply sa accessories. Tapos yung ating number 87 tsaka number 86, yan yung kulay pink na dalawang wire, 86 yan. At yung number 87 ay yung kulay dilaw. Yung 87 dyan lalabas yung iti-trigger noong number 86 na ground. Ang lalabas dun sa 87 yan ay positive, yan ang magiging supply ng ating busina na manggagaling naman dito sa 86. At itong 85 ay magiging connection na papunta dito sa number 30. So yun lang. 2,000 years later. Yun, may kasama na rin siyang 4-pin na relay. 5-pin. 4-pin. Yan. So yan, doon natin siya ikakabit mamaya sa Lindy 125. Yung halos kamukha siya ng Deo. Yung sinaunang Deo kasi wala siyang tapaludo sa unahan. Doon siya natin ikakabit para magmukhang halimaw naman yung ating motor. Kahit maliit lang siya. Pero doon natin siya ilalagay para maganda ang tunog ng busina niya. So yon, last but not the least, ang ating iniintay na. Ay, meron pa pala siyang kasama. Ito. Ito yung tinutornilyo natin, kinakabit natin siya yun, sa pagkakabitan natin ng busina to, para may tornilyo natin siya na maayos itong tornilyo at saka yung parang pinaka ano niya, busing niya. Yan. So ito na ang ating busina. Wow. So yun guys, maganda siya. Maganda ang itsura niya. So mamaya ikakabit natin to. Siguro sa parto na lamang, dahil may ginagawa pa naman ako. Binuksan ko lang kasi dumating nga itong Shopee natin kanina. So titingnan natin kung talagang maganda to, kasi nakikita ko dun sa mga reaction ng mga bumili, tuwan-tuwa sila dahil maganda tumunog. Tunog truck, kumbaga tunog truck.
So titingnan natin kung talagang malakas nga to. Bali ang bili ko nga dito mga pala, ulitin ko lang, ay 287. Kasama na shipping doon. Kasama na shipping, 287. Wala yata nakalagay dito. Yun pala. Yan. Hindi mag-focus eh. 287 yan, kasama shipping. Yan, siguro ito naglalaro sa mga 240 lang siguro to sa Shopee. So sana magandang quality para malaman natin kung garantisado siya sa naikabit sa ibang motor. So yun guys, hanggang dun lang muna at sa part 2 ikakabit natin to. Yan lang at maraming salamat. 1 hour later. So yun guys, naikabit na natin ang compact horn na busina. So inalis lang natin yung dating busina niya. Yan, inalis natin yung dating niyang busina. Itong dalawang wire na to, yung kulay red at saka kulay orange. Kulay brown at kulay orange. O kung ano man, color blind kasi ako. So ikakabit lang natin to sa 86 at saka 85 ng ating horn relay. So magkabaliktad yan, walang problema kahit magkabaliktad nga, dahil kagaya nga ng lagi ko sinasabi, yan naman ay trigger lang yan. So yan. Bale, itong kulay itim na to, yan, ito ay 85 at 86 ng ating horn relay. Yung number 30 ito, number 30 ito, yan, sinama na natin dito sa number 85, dahil yung 85 natin sa positive ko ikinabit. Sa positive yan nakakabit, kaya pwede na yung magkasama. Tapos yung number 86 sa ground ko siya kinuha, dun sa ground ng ating push button ng ating busina. So pagka pinindot mo yung busina, magkakaroon doon ng ground at ito ay magkakaroon naman ng positive. So kaya ito kulay pula, ito ang magiging negative ng ating busina. Papuntang compact horn, ito ang number 86. Tapos itong kulay dilaw, ito naman ang number 87. Ito naman ang magsisilbing positive. Ang supply niya ay galing dito sa kulay itim, number 30 siya. So dahil may supply itong ating 85 ng positive, pwede na tayong kumuha ng positive sa 85 papunta sa number 30. At pag pinindot naman natin ang ating busina, ay magkakaroon ng supply itong kulay dilaw ng positive. So ang nag-iisang negative dito ay ito lamang, number 86, galing din to dun sa ating stock push button dun sa wire ng ating dating busina. So ito, yan, negative yung kulay pula, at yung kulay dilaw naman yan ay sa yan, yan sa positive ng ating busina. So yun lang, ganyan lang naman ang pag-wiring nito. Pwede rin naman na lalagyan ko na lang din ng wiring diagram sa video para mas madaling maintindihan. So yun, titestingin na muna natin na businahe. Okay.
1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Tatago na lang natin to. Ang pinagkabitan ko nga pala nito ay Lindy 125. Hojo Lindy 125. So sa mga kagrupo ko dyan, sa Hojo Lindy 125, Hojo Genuine Parts, at saka sa Hojo Lindy 125 na groups, shoutout nga pala po sa inyo lahat. So yun guys, yun lang. At maraming salamat. Pakisubscribe po at pakishare ng ating channel para sa mga susunod na video ay lagi po tayo maging updated. A few moments later. Yeah.